What's up? Welcome back again to our channel. This is your OFW buddy, Plantita, Mommy G. Parang ang tagal nating hindi nagkita-kitsa. Ang video natin ngayon ay mag-re-repat tayo, mag-propagate tayo, at tignan natin kung ano pa yung magagawa natin ngayon. Katkatay kayo nung matulog kayo. Yung may lumalabas na laway. Laway kayo ng laway ng kapag natutulog kayo. Yun daw yung malalago ang mga pananim. Naniniwala ba kayo doon? Yung pamangkin ko kasi, gustong-gusto niya yung pananim natin na Diefenbachia. Nung nakita niya yon, abang ganda nito auntie, bigyan mo naman ako nito. So yun ang ipropropagate natin ngayon guys. Ito guys, si Diefenbachia Green Magic. Ang laguna kasi, kaya pwede na natin siyang ipropagate. At alam nyo ba na may dalawang pamamaraan para magpropagate ng Diefenbachia? It's either by water propagation or direct sa soil. Yan ang kagandahan ng Diefenbachia natin. At ikakat lang yung mga anak and then pwede mo nang ilagay sa mga jars. Mayroon kayong magagandang jars dyan, ilagyan lang ng tubig and then yan, mabubuhay na. Or soil propagation, kaya gagawa tayo ng dalawang pamamaraan ngayon, water propagation at soil propagation ng ating Diefenbachia. Ito si Green Magic and then charan! Wow! Another variety of Diefenbachia. Ito si Summer Style. Summer Style ang pangalan niya. Ewan ko kung bakit tinawag na Summer Style. Tingnan niyo yung pagkakaiba nila ng kulay. Yung itong si Green Magic, ayan. Green na green at saka meron siyang white lang dyan sa gitna. Oh, green na green talaga. Ayan, si Green kaya tinawag na Green Magic. At itong si Summer Style, ayan oh. Hindi plain na yellow. Meron green dito sa may dulo ng dahon niya. Although magkatulad sila ni Green Magic ng shape ng dahon. Kaso lang si Green Magic is green na green talaga, unlike this one. So yan, ang dalawang Diefenbachia na meron tayo. So pwede rin natin itong i-repat natin and then at the same time, pwede nating ipropagate na rin or manguha ng anak na. Okay, so yan, ang pagkakaiba, makikita naman sa dahon, no? Sa kulay. So dito, may yellow, parang white din. And then, merong green dyan sa gilid. Hindi katulad nitong isa na green na green. At meron lang siyang kwan dyan, stripe sa gitna. Okay, so ito ang uunahin natin i-propagate. Okay, kung makikita ninyo, ayan, meron na siyang isa, dalawa, tatlo. Bale, tatlo yung anak. Pwede kayong gumamit ng manipis na kutsilyo, i-sterilize din yung mga gamit na pangkat. Dito natin siya ito yung aalisin natin. Ayun. Oh, napaka-kwan lang naman eh. Ayan. And then, itong sugat niya, gumagamit sila ng cinnamon powder. Pero wala ako nun.
Pero ang ginagawa ko is dito mismo sa lupa, dito sa soil, pwede mong parang punasan ng soil, parang i-dry mo lang yung sugat. Parang sugat din ng tao yan eh, di ba? Gamutin mo. And then, para maiwasan yung pagkabulok nito, may mga lumalabas ng mga roots dyan. Yun. Ilagay natin sa masit soil. And then, yung sugat nga pala doon, huwag muna natin siyang diligan. And then, pan natin ng soil. Medyo ipunas natin. Huwag muna natin diligan doon sa part na yon para hindi makapasok ang tubig. Para hindi siya mabulok. And then, itong isa na anak niya, after propagation naman ito. At huwag muna nang idiretso sa tubig. Hayaan muna nating maghilom ng konti yung sugat. I-air dry. Yung gano'n. Yun yung kagandahan ng kwan din eh, ng Diefenbachia nga. Pwede siya sa tubig at pwede rin sa soil. So, o kahit naman nabawasan ng dalawa o di ba maalago pa rin naman. Ito namang si Summer Style. Pwede rin tayong kumuha ng dalawa dito. Ayun. Ayun oh, may ugat siya. Kaya mag-ingat lang tayo dun sa sugat. Ilagay natin sa soil. At itong isa, isama natin sa kwan natin, water propagation. Ayun. Napakalutong. Wow! Pareho silang may ano na, may ugat. Ayan oh. So, dalawa, ayan. Ang binawas natin dito. Muna nating diligan para di maano yung sugat. O, malago pa rin naman kahit nabawasan, di ba? Okay. So, ayan. Ayan. Tapos, itong isa na may ugat, dito rin natin ilagay. May ugat na siya, so siguradong ano na to, magubuhay naman ito. Madaling buhayin ang ano eh, ang Diefenbachia. Huwag na nating i-water propagate, direct soil na lang natin kasi meron na siyang ugat eh. Itong si green ito, medyo walang ugat pa kaya sa ano natin, water propagate natin. Okay, ito pa yung isa na may ugat. Lagay na natin sa masitera na ito. Naniniwala ka ba kayo guys na kapag nung bata raw kayo is yung nag-ano kayo, katkatay kayo nung matulog kayo, yung may lumalabas na laway, laway kayo ng laway nung kapag natutulog kayo, yun daw yung malalago ang mga pananim. Naniniwala ba kayo doon? Kaya siguro ako nung... Pero nung bata naman ako is, hindi naman yata ako lawayin eh. Pero malalago naman ang mga kwan ko, pananim ko. And then dito sa jar na ito, ilagay natin itong natira na konti yung ugat. Pero siguro bukas ko na ilagay para hindi siya mabigla. Kasi parang... open pa yung wound niya. Kaya i-dry muna natin mga bukas ko na ilagay sa tubig para hindi mabulok.
So mga bukas na rin natin na diligan yung mga bagong pananim natin. Meron din ako binili dito na parang vitamins abono nila. Kapag naglalagay kayo ng abono sa mga pananim ninyo, huwag ninyong ilagay mismo dun sa malapit sa tangkay o malapit dun sa plant dito sa may gilid. At huwag naman yung masyadong marami ang ilagay. Lagyan natin ng konting abono yung mga bagong pananim natin. O ganito siya. O. Dito lang sa may kanya, tabi lang. Huwag dito mismo sa may puno niya. And then, so ito, sa ito, sa na-propagate natin. So, dyan muna tayo guys. At kung bago ka pa dito sa ating channel at nagustuhan mo ang ating content, like, share, and subscribe na din. And don't forget to follow me on my Facebook page, Grace and Stones din. At huwag ninyong kalimutan ding i-click ang notification bell para ma-notify kayo whenever we have new videos. Thanks for watching! Adios! Oh,